Good evening mga Rewa Peeps. Nandito ako ngayon sa may, ano, sa may Primark De Paro, sa may paglabas lang ng townhomes namin kasi may konti lang binili. Anyway mga Repa, kanina nga pala no, yung vlog ko yung kung paano mag, ano, magpalit ng thermostat sa Toyota Revo 7K natin to mga Repa. So shoutout sa mga naka Toyota Revo 7K engine. Anyway, nagpalit ako ng lower hose dun sa radiator, di ba? So yung may mga part doon na mga hindi masyadong rinig yung audio, yung napansin ko lang mga Repa is yung sa ano, yung kung bakit konti nang inilagay kong tubig doon sa reservoir or sa reserve tank, no? So sabihin ko na rin kung doon sa mga hindi masyadong nakarinig, alright, kaya nasa minimum lang yon, kasi may times na, diba, pag sobrang init, traffic, yung kahit paano ay kahit na may thermostat ka, kailangan pa rin maglabas ng init ng engine papunta sa radiator. And kung mapapansin nyo mga Repa, yung pinaka-radiator cap, actually sinabi ko na sa video, ang role nun is parang thermostat. So pag sobrang init at kailangan niya maglabas ng pressure or ng tubig, magbubukas yun para yung ibang or yung amount ng tubig na kailangan niyang ilabas is dadalhin sa reserve tank or reservoir. And then kung mapapansin nyo, may hose yun na maliit. So, yun yung pinaka-breather niya. Yun yung pinaka-singawan. Alright? So, dun nalabas yung init. And then, at the same time, pag nakapag-relax na, yung tamang temp na naman, higupin niya ulit yung amount ng tubig na kailangan niya. So, imagine niyo mga Repa, kung pinunumin or full, eh, kailangan maglabas ni engine ng, ano, ng tubig na so, sobrang ng konti rin kasi sobrang init. So, pag dinala niya rin yun, mag-overflow lang, tatapa lang yung coolant. Sayang naman. Alright, mga Repa? So, yun yun. And mga Repa, kailangan nyo rin palang i-check yung radiator cap nyo kasi pag hindi siya working at kailangan nyo gawin yung trabaho nyo na magdala or bumukas para makapagdala ng tubig dun sa reservoir dahil sa init, eh may tendency kayong kahit papano eh mag-overheat. So pwede siya mag-cause ng overheat. Alright mga Repa. So pag napapansin nyo na halimbawa, paano malalamang siraning radiator cap? Eh paano nga ba? Hindi ako 100% sure mga Repa, pero sa tingin ko isa rin yung ano eh, yung halimbawa pag napapansin yung tumataas yung temperature nyo. And at the same time, wala masyadong napupuntang tubig dun sa reservoir nyo. Kasi unang-una kung isipin natin, tumataas yung temp nyo, or tumataas ang konti dun sa normal temp niya, na usually dapat, kahit paano, magdadala siya ng tubig or magpuproduce siya ng tubig papunta rin sa reservoir, diba? Parang kahit paano malesin yung heat, or makahinga, kumbaga. Pag napansin nyo ganon at walang napupuntang tubig dun sa reservoir, possible radiator cap nyo is may diferensya. Yun lang yung sa akin mga Repa ha. Alright? So much better is, balik panurin nyo na lang yung video ko or yung vlog ko kanina. Dahil kaninang ano yan eh, kung di ako nagkakamali kaninang hapon yung mga around 1:30, sakit ng katawan ko mga Repa. Ito yung mga Repa peeps ha, in addition, alright, in addition. Yung clamp doon sa may baba, dahil syempre basically dalawang clamp, di ba? Upper and lower yon. Ang sinasabi ko rito mga Repa, yung lower radiator hose ha, para huwag kayo ma-confuse, alright? Yung upper part nun is nakakonekta sa water pump. So madaling alisin yon, alright? Ang mahirap yung sa baba eh. So, bali piniliwanag ko naman doon kung anong pwede yung ano gawin. So, ang ideal talaga is nakahiga, alright? Pero still, mahirap pa rin mga Repa bunutin. Actually, mas mahirap yung ginawa ko kanina. So, panurin nyo na lang mga Repa. Ang kulit ko, no? Alright, mga Repa peeps. First step is, luluwagin nyo itong radiator cap para may hangin na makapasok para mas maging pressurize yung pagluwag nyo ng drain plug para magdire-diretso siya. Alright, mga Repa. Yung drain plug is nandun. Okay. Ayan, kung makikita nyo, may mabubunutin yung drain plug mga Repa. So, hintin ko na muna ito maubos. Alright? And mga Repa peeps, pag bago nyo pala gawin to or bago kayo magpalit ng tubig sa radiator or magpalit ng hose, etc. Thermostat, basta kung ano mapaman, basta kung magde-drain kayo ng tubig sa radiator, huwag na huwag nyo kakalimutan bumili ng o-ring na to para sa drain plug ng radiator nyo. Kautosupply lang katapat niya mga Repa. Itanong nyo lang. Sorry, nakalimutan ko yung sukat. 25 pesos ng isa niya mga Repa. Para in case worn out yung luma, may pamalit kayo. Okay. Wait lang mga Repa. Punta ko muna yan. Alright mga Repa tips. So, medyo dumadami na. By the way, no,
yung drain plug pala is pag lulugagan niya siya, pansin niya lang yung magiging tulo niyan sa pinakalabasan niya. Huwag niyong bubunutin yung drain plug dahil kundi sisirit yun. Sayang naman yung mga kulang sa pagbago pa. Gaya nito, bago pa to. So, inipon ko. Alright. Hindi, yeah, I mean, pwede ko siyang gamitin ulit. Okay, so mukhang paubos na mga repa. Mamaya na ulit, punta tayo sa next step. Okay, mga repa peeps. So far, okay pa yung o-ring. Okay? So, bali magiging yung bago kong bili is reserba. Pero mga repa, it's up to you kung gusto nyo siyang palitan na rin. Pero ako in this case, kasi mukhang di pa. And in case palitan naman, madali lang yung mga repa peeps. Mamaya na ulit. Okay, by the way mga repa, no? 2,000. Since magpapalit ako ng lower radiator hose, pwede akong sumot sa baba. Kaya lang, in this case, sa area namin is langanin. So, nag-decide akong tanggalin itong shroud. Dito lang portion na to. Mas patagalan ng konti, pero at least convenient. Bali, tinanggal ko yung simota ko para may space. Yung busina ko to is inalis ko muna. Doon nakasabit siya rito. Actually, nahulog yung tornilo. Hanapin ko talaga mamaya. Yung bubuksan ko to, tapos yung lock doon is yun lang, oh. Mga repa, ito lang. Ah, taga. Dito. Ito. Ito yung lock lang niya. Gamitan ko rin siya ng 8 na kombinasyon. So, pwede ko siyang sungkitin sa baba. Subunutin ko muna yung lower radiator hose, mga repa. And, actually, magpapalit din ako ng thermostat. So, ito. Sakit lang kailangan niya na 12. Alright. So, for the meantime, ang unahin ko is maaaring lower hose na lang muna. Mayan ulit mga repa peeps. And friendly reminder na rin mga repa peeps, maglagay kayo ng basahan sa ibaba ng alternator para at least yung mga latak na at maaaring tumulo dun sa pagbalik ko ng thermostat dito. Tsaka yung pag-alis ko ng clamp na itong clamp ng lower hose ko is kahit paano may mga latak yan eh. So kahit paano para huwag masyadong mabasa yung alternator. Alright? Kasi alam naman natin ang charge ng kuryente yan. So, ika nga mas maganda mag-ingat. Ano ulit mga repa peeps? Alright mga repa peeps, kakatanggal ko na ng lower hose. Diyan ako natagalan sa may baba kasi medyo mahirap eh. So yung shroud is ganito ko lang, inalis ko lang dito yung clip. No, actually apat na ano tornilo dito. Doon. And ito, kung makikita nyo itong butas ito. Ayan. Tsaka dun sa isa. Ito. Tsaka mga repa. Apat na tornilo lang yan. Ito yan. Alright. So, huwag nyo alalahanin yung parang pinakanat niya. Yung lock niya dahil nakakapit na sa aero. Sa bracket ng radiator. Alright. And ito nga pala yung lock niya mga repa. So, medyo mahirap siyang tanggalin. Yung pagkakabit, I'm sure madali na. Siya, gist lang yan na kombinasyon or para makalis mo siya tsaka makabit. Alright. Now, ito yung original kong host, mga repa. At mara, ikabit kagad siya para huwag nang pasukan ng moisture yung loob. Alright, mga repa peeps, poporma ko lang muna. Alright, mga repa peeps. Medyo may kahirapan siyang ikabit. Siya, okay na siya. Right? Yan yung clamp. Hindi nga lang masyadong kita yung clamp kasi madilim. Anyway, mga repa, ito yung clamp. Okay, anyway. Kung makikita nyo, no, ito. Ayan. Yung dalawang ganong kanina bilog. And ito rin isa, kung makikita nyo ito. Alright, ito. Ito mga repa. Teka lang, pero mas malinaw. Kaya ito, yung clamp na yan. I'm sure nakikita niyo yan. Alright. Ito. Tip lang mga repa. Pag sasalpak niyo yung hose, dapat nakaalala yung clamp. Huwag niyo uunahin yung rubber. Kasi hindi niyo may lalagay yung clamp dyan. Kasi masyado siyang fit. So, yung habang pinapasok niyo yung goma o yung dulo ng goma sa mga tubo, no, dapat yung clamp nakaabang na. Sabay siya pumapasok. Para nakashoot na siya, para sisipan nyo na siya. Kasi kundi, kung hose ang inuna nyo, hindi nyo may lalagay yung clamp dyan. Alright, sana naiintindihan nyo mga repa, no?
I mean, yung sa may pinakalabi ng hose, dapat nandun din yung clamp habang pinapasok nyo siya. Para yung clamp pumapasok din doon sa tubo. Alright, so sisikip ako na muna siya mga repa. Alright, mga repa peeps, looking good. Masikip na sa sila parehas, masikip na. And masikip na rin dito. Okay, kakabit ko naman ito yung shroud mga repa. Kamiyan ulit. Alright, mga repa peeps, assembled na. Pasensya na ulit sa marumi kong engine, mga repa. Okay, yun, thermoset naman. So, bubuksan ko naman ito, ha. Mamaya ulit, mga repa peeps. Replace thermoset naman. So, mga repa, ito lang munang inuna kong inalis, ha. Ito, yung tornillo rito. Right, so kakaalis ko lang. Eh, since walang tagawak ng phone, so manual, mga repa. Mamaya ulit, ito naman dalawa. Okay. So, kailangan nyo nito. Extension. Alright, pangrepa, tanggalin tornillo, crack her open. Alright, tara lang ha, kamiyan na, dada. Alright, mga repa peeps, so ito kakalis ko lang ng luma. So usually, pag bumili ka ng thermostat sa kasa, or syempre, since original dapat, no, hindi ka sa aming o-ring. So far ha, tuwing bibili ako, lagi hindi ka sa aming o-ring, so gagamitin nyo pa rin yung luma. Ngayon mga repa, kakabit ko lang ulit yung bago. Kakabit ko pa lang yung bago. Alright, wait lang. Alright, mga repa peeps. Ito na yung o-ring niya. Hirapan ko lang ako sa cellphone. Ito yung brand new thermostat mga repa. Tsaka yung thermostat niya mga repa. Keep it in mind. Hindi porke mukhang sariwa pa, gaya ng luma, mukhang sariwa pa. Eh okay yun. The near fuck na matagal ko na siyang gamit. 2 years mahigit. So hindi ko manginahan siyang palitan. Yan na yung mga repa, ito yung bago. Ito yung binili ko sa Toyota Fairview. Kakabit ko lang itong o-ring. So may lobby dyan yan kung saan papasok yung pinakakabilugan itong thermostat. Alright mga repa, pasok ko lang muna ha. Alright mga repa peeps, nakabit ko yung rubber. So kakabit ko naman siya ron sa elbow. Okay. Hirap nang walang hawak mga repa. Ito yan ha, as simple as that mga repa peeps. Kabit ko lang siya. Alright. Ito. Yan. Parang UFO, no, mga repa? Ganyan lang siya. And meron siyang margin. So, pag nag-flat siya, that's it. Yan na yun. Okay, mga repa? Dapat flat siya. Okay? Yan. Patunggiran to. And ikabit yung dalawang tornillo, mga repa, peeps. Yan. Sorry, hindi nakatutok. Alright? Yan, yan. So, dalawang tornillo and then ito yung last. Okay? So, since walang hawak nung phone, kabit ko lang muna siya. Alright, mga repa peeps, na-replace na. So, maglalagay naman ako ng coolant dito. Then, start ko mamaya, then pakita ko sa inyo kung anong dapat gawin habang naglalagay ng coolant since may thermostat. Alright, mga repa peeps, so, in-start ko muna, no? Alright, itong pinaka-ginagawa ko dyan, mga repa. Mamaya ako papagas. Kung mapapansin nyo, hindi ko rin muna pinuno ng tubig. Bakit? Kasi may hangin pa yun sa loob. Alright? So mamaya aawas yan. Kailangan hanggang sa system na siyang thermostat nga pala mga repa. Yan normally, dahil sa may pressure po at saka may hangin sa loob, mangyayaring yun sa bubuklak yan. So, hintay natin maubos yung mga bubuklak at saka natin nire-refill ang nire-refill. Alright mga repa, mamaya ulit. And kailangan yung imbuto para hindi masayang yung coolant pag maglalagay sa radiator. Ito yung coolant po mga repa. Alright mga repa peeps, so far hindi pa siya ganun kainit. So nag-warm up pa siya. So kung mapapansin nyo, kahit wala akong tachometer or RPM, dahil DLX lang to, siya yung pinakamurang rebo, yung minor ko mataas. Kasi nakaprogram sa computer box niya, kailangan niya magpainit eh. So mamaya siya bababa. Alright. Alright mga repa, nagtagay na ako ng ilaw, no?
ang hingin ng mga doggy. So yan, so balik ka, normalize na mismo ng temperature ng mga repa. So kung mapapansin nyo, aawas yan. Kasi may pressure sa loob yan eh. Yan o, kita nyo? Yan, gagawin nyo yan. Alright? Hingin ng mga doggy, mga repa. Okay. So pag lumugog yan, ibig sabihin, nagpalitan ng tubig. Okay. Yan ang mga repa, lulubog yan. So papalabasin natin yung mga hangin na nasa loob. Sabihin is, hindi niya pa nare-reach yung tamang temp para bumukas ng thermostat. Kakabukas na ng thermostat. So kung mapapansin nyo, umuusok siya kasi yan yung galing engine na tubig. O yan ang mga repo, diba? O. So pumakas na thermostat. So kung mapapansin nyo, buwaba yung tubig, diba? Kasi yung hangin kanina is may ang yun, sumbay sa tubig yung bubuywa. So ngayon, magdidipulilit ako ng kulat mga repa. Kita nga. Alright, mga repa pig. So kakarifilito lang ulit. So tingnan natin kung ano mangyayari. Kaya magpapalit-palit yan. Hanggang sa pag-ipit niya, pag hindi na siya bawas at subak na siya, ibig sabihin wala ng hangin yun. At ibig sabihin, busog na yung engine at nakuha na ng yung tamang level ng tubig. Nakuha na ng engine tsaka ng mismong radiator natin. Medyo humingi mga repa belt yun na very siyempre normally na nababasa siya pero wala yan pag huminit wala yan. Okay na, no? Kita nyo? Nag circulate na ulit yung mga repa. Alright, and the cycle goes on. Yan ang work ng thermostat mga repa pits. Okay na, ibig sabihin yung galing kanina sa engine is nagpalit pa sila. Alright, ngayon, may konti pang kuwang, so lalagyan ko ulit yan mga repa. So, kakarifill ko lang ulit mga repa ng konti kasi halos napupuno na siya. So, pag circulate niya at halos puno na, pwede na yun. Tsaka natin maglalagay ng tubig sa reserve tank or sa reserve tank niya. Okay, so circulate na naman siya mga repa weeks. Diba? Papasin yung halos konting-konti na lang yung dapat natin ilagay, diba? Okay, ilalagay ulit ako. So,
Alright, mga relatives, pangatlong refill ko na yan, konti. So, halos ko na siya. Tatapon nyo yan kasi may pressure pa konti. So, magbubukas yan. That's it, mga repa. So, yan, bubukas yung thermostat. Or, oh, ayan, kakabukas pa lang. Na siya mga repa. Alright. So yun, pwede siyang, pwede ko nang isa rin cup. Okay na siya eh. Now mga repa, talagang panamanis yung reserve ko yung reserve tank. Wait lang. Mga repa, please. Naglagay na ako sa reserve tank. Kung mapapansin nyo, no? Hindi ko siya inilagay sa full. Paliwanag mo bakit? Natin is parang thermostat yan, umaangat yan pag sobrang init na. Kailangan niya maglabas ng pressure, gagawin niya sa reserve tank. So, makikita niyo ito, may butas sa mga repa, freezer yan. Okay? So yung init ng tubig na inilagay niya ron, pag sobrang init dito sa engine, is papasimuhin niya rito or itatapon niya. So imagine kung puno-puno ito, itong reserve niyo, paano mangyari yan? E di aawas ang sayang lang, di ba? So much better dito rin siya. Alright, mga repa pipes. Well done. So mga repa pipes, ganun na no. Yung kung paano magpalit ng lower hose sa radiator at thermostat. So sana kahit paano ay naintindihan yung munti kong video. Kung may tanong lang mga repa, tanong lang ah. Huwag mahiya. Hindi pa naliligo mga repa kasi inasa yung auto eh. O, sige mga repa peeps, saka normally yung belt umiingay ngayon pag nababasa. Huwag lang yung sobrang tuloy-tuloy. Pero yung kanina yung nung nag-high-rev ako, may tumulog na konti. So papacheck ko na lang bukas sa Shell kay Francis yung belt. Alright mga repa peeps, kailangan ko na maligo. And by the way, pagkatapos yung gawin yan, check niya yung mga leak. Usually lumalabas yan pag may leak pag naka-off yung engine. Kasi yung init nasa loob, so maghanap siya ng lalabasan. So kung may leak yun, doon lalabas yun. Alright? Para ma-check nyo, tsaka higpitan yung dapat higpitan. Alright mga repa peeps, pwede ulit kumunubukin bukas. Have a nice day mga repa. Keep safe and God bless.